Philippine Statistics Authority, isa sa bawat 10 babaeng Pilipino edad 15 hanggang 19 ay dalagang ina o maaaring ipinagbubuntis na ang unang anak. Ang mga maagang nagbubuntis po nanganganib magkaroon ng cervical cancer. Sa pamagitan po ng pap smear, maagang matutuklasan kung mayroong ganitong sakit ang isang babae para malunasan agad. Karamihan po dito sa kasiglahan ay mga relocatees. Yung iba naman, may mga live-in partners at may iba pang mga kagaya ng teenage pregnancy. Dito po marami din po, multiple pregnancy. Dito namin nakilala si Angelita. Ako si Angelita Albanco, 56 years old. Nag-asawa ko ng 17 years old, nanganak ako ng 18 years old. Ina, sa 13 anak. At sa loob ng mahabang panahon, hindi pa niya nasubukang magpa-pap smear. Nung una, tatakot ako. Sapat lang rin kasi ang kinikita niyang 250 pesos kada araw para sa kanyang napakalaking pamilya. Bawat babaeng Pilipina po ay importante pong malaman po ang importansya po ng pap smear at saka breast exam po, kasi ito po ay isang screening para po malabanan natin ang mga pangunahing sanhi bakit nagkaka-cancer po ang isang babae. Lalo raw itong mahalaga para sa mga inang gaya ni Angelita. Lalo na yung mga 13 na po ang anak, yung mas marami, mas late po sila, mas delay po yung pagpunta po nila sa doktor. Nakilala rin natin si Jocelyn, na 19 na taong gulang lamang nang mabuntis noon. First age ng sexual contact mo, after 3 years, magpa-screen po every year for 3 consecutive years. Si Angelita at Jocelyn ay ilan lamang sa 100 kababaihan mula sa Rodriguez Rizal na sumailalim sa libreng pap smear at breast exam na ating handog ngayong Women's Health Month. Para po din namin malaman kung ano po talaga ang kalagayan ng matres na ng loob ng katawan namin, di po ba? Kaya nga din sinubukan ko. Dinala rin natin ang proyektong ito sa Toledo sa Cebu, kung saan 75 kababaihan naman ang ating napagsilbihan.